Magandang araw sa inyong lahat. Recently, ang dami kong nababasang post sa Facebook. Tatanong kung pag may tumatalsik bang langis sa dipstick at saka doon sa oil filler, sa may valve cover, blow-by na daw ba o for overhauling ng makina? Tapos, sa mga buy and sell ng cars, nakikita ko na yung mga nagpo-post, no talsik, no usok. At doon sa seller side, minsan, mapapansin nyo, pag may binibenta kayong sasakyan, patinignan ng mekaniko kung may tumatalsik na langis doon sa oil filler o kaya doon sa dipstick. Kung may naita silang tumatalsik doon, binabarat na yung sasakyan nyo, sabihin for overhaul na. So actually, yung pagtalsik kasi ng langis doon sa dipstick, symptoms yan na malakas na yung blow-by o loose compression na yung makina nyo. So isa yan sa symptoms talaga. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon for overhauling na ang makina once na may tumalsik na langis dun sa salinan ng sa oil filler tsaka dun sa dipstick. So ang tanging paraan para malaman kung for overhauling na ang makina nyo through compression testing. So yung compression test, may video ako niyan para malaman nyo kung paano ginagawa ang compression testing. So iba ang ginagamit na tester for diesel engine, iba rin ang ginagamit for gasoline engine. Pero yung procedure almost the same lang sila. So ipapakita ko sa inyo ngayon yung demonstration kung bakit, explanation na rin kung bakit may tumatalsik na langis dun sa oil filler. Okay. Ayan, so pinandar ko na yung makina ko. Ito yung oil filler. So sabi nila kapag may tumatalsik na langis dyan, may overhaul na yung makina nyo, blow by na. So I can say hindi. Bakit? Ayan. So kung mapapansin nyo, sa oil filler, halos katabi nya may moving parts. Tawag yan rocker arm. So gumagalaw yan up and down several times per minute. So kapag nalubricate na ng langis ang rocker arm, napuno na siya ng langis, may tendency nang talagang tumalsik ang langis dyan. Lalong lalo na yung mga naka-overhead cams. So yung pagtalsik ng langis dyan, at sinabi nila na overhauling na ang makina, isa yung malaking kalokohan. Dahil talagang may tendency na tumalsik ang langis dyan, dahil lang nga sa kondisyon nung salapit ng rocker arm doon sa salinan. Okay? And then, isa pa. Ito ang dipstick. Ayan. Tingnan natin kung may tatalsik na langis dyan sa dipstick na yan pag hinugot ko. Okay. So hindi siya masyadong kita sa video kung may tumatalsik. Pero tignan nyo yung baterya ko. Ayan. So kitang kita, tumatalsik ang langis dun sa baterya ko. So indication ba yan na for overhaul na yung makina ko? So as I say before, hindi yun indication. May isang reason kung bakit tumatalsik ang langis dyan sa dipstick once nahugutin siya. Ano yon? Ito. So kung mapapansin nyo ang makina, may dalawang butas sa valve cover. Commonly yan sa mga gasoline engine. Sa diesel engine, ang breather nila nasa gilid. Okay. So ito, dito humihinga ang ating makina. So ang tao humihinga sa ilong. Ang makina dito, isang pahigop, ito yung pahigop, dito naman yung pabuga. So kapag pagka tumatalsik ang langis sa dipstick, tatlo lang ang maaring sira dyan. Itong PCB valve,
tong hose na maaaring may butas or may crack, tsaka yung base plate. Ito, base plate, yung kinakabitan ng hose. Ayan. So napupuno ng carbon niya, nagkakaroon niya ng carbon buildup. So kahit malakas ang suction ng manifold, kung puno ng carbon yan, hindi nakakahigop. So kahit maayos ang hose, maayos ang PCB valve, hindi pa rin gagana ng maayos ang inyong crankcase ventilation. So ang tawag natin dyan, positive crankcase ventilation. So pahigop, pabuga. So kung puro higop lang at wala siyang pabuga, nagkakaroon ngayon ng pressure buildup sa loob ng crankcase. So ang tendency, kapag binuksan nyo ang dipstick, since nagkakaroon ng pressure buildup sa crankcase, dun ngayon sa dipstick lalabas yung hangin. Dun siya ngayon bubuga. So sa pagbuga niya, kasama ngayon na lumalabas ang langis. So indication ba yon na overhaul na? So I can say hindi. Okay, so compression test lang makakapagsabi na i-overhaul ang makina. So para patunayan sa inyo na ito lang ang problema ng makina ko, so papalitan ko yung ito, PCB valve, papalitan ko na siya. Itong hose ko, so sa itsura niya, ayan, may mga rat bites. So possibly may butas siya na parang butas siguro ng karayom. So papalitan ko na lang din siya dahil since mura lang naman ang hose. Ang PCB valve ranging from 150 to 200 pesos. So, kung papalitan ko to, gagastos lang ako ng almost, let's say, 250. So, kung i-compare naman natin sa presyo ng overhauling, let's say, general overhaul, 10,000, 20,000, or higit pa. So, what is 250 pesos compare sa ganong kalaki? Okay? So, papalitan ko lang to. Tapos yung base plate, nalilinis yan. Kumuha lang kayo ng alambre, sundutin nyo na sundutin yan. So, hindi naman yan delikadong sundutin. Ito yung sample ng base plate. Ayan. So, pag sinundot nyo to, lalabas dapat dito dyan yung alambre. So, wala kayong tatamaan na any sensitive part ng carburetor dyan. So, walang problema kahit sundutin nyo na sundutin ng alambre yan. So, mas maganda nga na alambre ang gamitin nyo para hindi maputol. Okay. So, kapag malinis na yan, tapos palitan lang yung hose and then yung PCB valve. Then, check-checkin natin. So, eto, meron na akong nakahandang hose dito, tsaka bagong PCB valve. So, yung PCB valve ko, circuit nga lang to eh. So, wala kasi kumahanap na maayos na PCB valve, yung original pa na brand. So, ito lang muna isasalpak natin, din titignan natin kung ano yung making epekto sa makina. Okay? Okay. So pupunasan ko lang muna yung baterya ko. Ayan. Okay. So napalitan ko na ng valve, ng PCB valve at saka ng hose yung aking valve cover. So paandarin ko na yung makina din, titingnan natin kung tatalsik yung langis ngayon doon sa dipstick once na hugutin ko. Okay, so start ko lang yung makina. Okay. Ayan. So umaandar na siya. Titingnan natin ngayon kung tatalsik pa yung langis doon sa dipstick. Ayan. Nakikita nyo. Meron ba kayong nakikita ang tumatalsik na langis ngayon doon sa aking baterya? Okay. So yan yung sinasabi ko sa inyo na
hindi porket may tumatalsik na langis doon sa dipstick eh for overhaul na ang makina. Okay, so pinalitan ko lang. Ayan, pinalitan ko lang siya ng PCV valve tsaka nung hose. Umayos na ngayon yung aking dipstick. Ayan, so nagkakaroon lang siya ng minimal residue na lang yan. Konting talsik na lang yan, hindi katulad kanina. Tapos na hugutin mo yung dipstick, talagang ang lakas ng talsik. So natirang langis na lang yan ngayon, kanina pa umaandar yung makina. Natirang langis na lang yan doon sa susukuan ng dipstick. Ayun. Okay. So bago nyo ipa-overhaul ng inyong makina, kapag may nakita kayong tumatalsik na langis sa dipstick, mas maganda ipa-ice nyo muna yung PCB valve. Palitan ng PCB valve, palitan ng hose, then check nyo ngayon kung tatalsik pa yung langis. So sana makatulong sa inyo yung video na to para maliwanagan kayo tungkol sa pagtalsik ng langis dun sa dipstick. So tulad na sabi ko kanina, isa sa symptoms ng for overhauling na ang makina ay pagtalsik ng langis sa dipstick. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon i-overhaul ang solusyon. So ayan, nagpalit lang ako ng PCV valve tsaka ng hose. Nakita nyo naman na wala yung talsik dun sa dipstick. Okay, so 250 pesos compared sa 1,000 of pesos na magagastos nyo pag nagpa-overhaul kayo. Okay, so yun lang. So maraming salamat.